Hi guys, once again, welcome back to my life. This is Dianlane Auto Vlogs, powered by Suzuki Auto Caloocan by Miss Dianlane A3O. And right now guys, medyo nakakayaman yung place, pero wag nyo nang intindihan yan because I am now here sa service bay ng aming dealership para po ipakita ko lang sa inyo yung naliligaw. Grabe, kakarating lang nito here in the Philippines. And napakabihira lang talaga nitong dumating dito sa Pilipinas dahil napakahirap ng allocation niya. But now we are glad and we are so happy to inform you guys na available na siya dito sa Pilipinas at napakadali na niyang orderin. So guys, kung naghahanap ka ng kotse, kulang ka sa budget, or naghahanap ka, sasabihin mo sa sarili mo, mag second hand na lang kaya ako. Eh bakit hindi mo to subukan? Siguradong brand new to, ikaw lang may-ari, ikaw lang unang nag-drive, nakarehistro sa pangalan mo, may 3 years warranty pa siya, and mayroon ka pang pre-PMS maintenance and alam mong kasa maintained ang sasakyan mo. So ano pang hinihintay mo? Please to check my live today. So this is it guys. Papakita ko na sa inyo in 1, 2, 3 and this is it. Guys, this is Suzuki Dzire GL Manual 2023 model. So as you can see guys, ikutan ko ito para makita ninyo yung whole thing or yung whole feature ng Suzuki Dzire GL Manual. So pakita ko lang muna sa inyo sa umpisa, ito yung harapan niya guys. Ayan. Sa harapan niya, halos same lang siya ng Dzire GL Manual kung nakakita na kayo. Same lang siya guys. Except na wala lang siyang kasing fog lamps. Ayan, wala siyang fog lamps. Pero may abang na pwede mong palagyan. And also yung headlight, same lang din naman. This is multi-reflector halogen headlamp. And of course, yung ating harapan, same pa rin naman siya. Okay? So, except lang guys sa ibang mga details or ibang mga design. But overall, kung hindi mo siya agad napansin, mapapansin, hindi mo masasabi na GA siya or base model. Next naman guys, notice sa bol sa kanya, kaya naging base model siya, is of course, yung kanyang gulong. Naka-steel rim pa lang siya na pwede naman actually papalitan to. This is just a minimal concern. Pwede mo siyang papalitan ng mags or ng alloy wheels. But at the same time guys, pag tinignan mo yung presyo, matutuwa ka talaga sa kanya. Next naman guys, is of course yung ating door handle and door side view mirror. So, naka-black colored po ang ating door handle at saka ang ating side rear view mirror. And also guys, ayan siya. As you can see, of course, same lang sila ng height, ng dimension, ng width ng GL manual. Imagine, pag nalaman mo ang presyo nito kung magkano, magugulat ka, sabihin mo ito na lang yung kukunin mo, pwede ka pang kumuha ng dalawa. And guys, mind you, yung pagdating sa makina, pagdating sa functionalities, pagdating sa transmission, same lang po sila, okay? 5-speed din po ito, manual transmission. So pagpasok mo sa loob, so ito siya guys, manual yung ating window and door. And pagpasok mo sa loob, ito yung itsura niya, same lang sila ng aircon pattern with GL manual. Ayan. Of course, ayan, ito yung ating dashboard and ito yung ating metric system. Yan siya, yan ang color niya. Okay? And also guys, this is your steering wheel. Halos same lang naman sila ng GL. Except na mayroon lang control si GL sa steering wheel niya. And of course, ito guys, ayan, mayroon siyang EASS. May function pa rin siya dito. Hindi pa rin tayo nagkulang. And also guys, here sa ating infotainment or sa ating audio, meron po tayo ditong one din na mayroong console sa gitna. Also, ito po yung ating aircon vent. And aircon control, same pa rin naman po ng ating GL na manually operated. Of course, meron ka ditong power source. And abang, kung anong gusto mong ipagawa sa buhay mo, USB port or auxiliary, pwede ka magpadagdag. Bakit wala si GA nito kumpara sa GL? Kasi nga dito sa iyong radio, meron ka na po ditong USB port and auxiliary. So, no need at all, okay? So guys, na-appreciate ko lang din dito, kung ikaw ay itong bibilhin mo, hindi ba naman makahalata na base model siya? Manual transmission, 5-speed, same pa rin naman ang power, same ng makina, same ng engine compartment. Ayan siya guys, meron siya dito yung accent na gray. Maganda pa rin siyang pakinggan, okay? Or maganda pa rin siyang tingnan. Next naman guys, ito siya yung ating window, manual window nga lang siya. Pero why not? Pag nalaman mo naman ang presyo at sabihin mo, instead na mag second hand ka, nag brand new ka na, ligtas ka pa, I mean secured ka pa, kumbaga insured ka na brand new at ikaw lang gumamit na sa sasakyan mo. You also have your glove box. And sa likod naman guys, pag binili mo nga pala to, lahat yan balot na balot, meaning to say brand new
lahat yun covered, pati yung seats mo, may mga stickers pa yan to prove na yung binibigay naming unit sa inyo ay brand new. First hand ka doon. So next naman guys, you also have here your cup holder. I forgot. And also guys, on the side, you have your console and cup holder. Same yan guys, dito sa drivers at saka sa passengers. So moving on sa likod, pakita ko lang sa inyo because this is too hot. Kasi ano na eh, hot, tanghaling tapat na. So medyo mainit lang talaga. So pagdating sa likod guys, ayan, pagpasok mo, pag open mo ng door, yan yung mabubungad sa'yo. Okay? Pasok tayo. Ayan. And very spacious din yung ating legroom. Okay? And of course, yung headroom mo, feeling mo, nakakotche ka naman. Nakaupo ka ng maayos, secured ka, and komportable ka. And that is with me, that is also one of the most important thing. Kasi bumili ka ng mahal, sobrang mahal na sasakyan na napakasikip naman sa loob. This is something beneficial. You also have here, oh, diba? Bongga mo, kasi meron ka ng armrest. Oh, sino magsasabi na sa presyong ibibigay ko sa inyo, may armrest ka na. Ano pang hinihintay mo? Sige na, go na. Oh, nakabadot pa yan ng plastic. So kung nagbabalakang kumuha ng sasakyan, sabi mo, compact car na lang kaya yung kunin ko, no? Pero 5-seater din kasi siya. So ngayon guys, tingnan mo to. Take into consideration, itong ating Suzuki Desire, ito yung kanyang likod. Take into consideration, 5-seater car na sedan. Okay? Na yung presyo niya talagang magugulat ka na iisipin mo, ay dapat sedan talaga yung binili ko. Sedan na walang malay. So next naman guys, pagdating dito sa likod, ayan yung Suzuki logo mo, Suzuki emblem, and of course, this is Desire. Ayan. Ayan, ayan. So Desire. Yan si Desire. So ayan guys, ang difference lang, wala lang siyang parking sensor. But anyway, you can also install your camera or your dashboard, diba? Rear cam. So that's, isipin mo naman, meron ka nang dimmer or defogger here. Another safety feature mo. So that's it guys, that's all for the Suzuki Desire GA manual, okay? So ito lang yung noticeable talaga sa kanya. Anyway, we also have two color options for this one. We have silver and white. And take note, yung silver natin, that is metallic, and yung white natin is pearl. So guys, ito na ang tanong, magkano nga ba ang presyo for this car? Okay, imagine nakakotche ka na, mababang mababa lang yung monthly mo for this. At the same time, hindi ka na mag-aalala na masisira ba to in the long run after 3 years na binili ko to kumpara kung magsi-second hand ka. Hindi ka mag-aatubili yan, hindi ka mag-aalangan, at alam mong may mag-aalaga sa sasakyan mo because this is brand new and it has 3 years warranty or 100,000 kilometers. So sige na nga, hindi ko na patatagalin, hindi ko na bibitinin magkano ang pinag-uusapan nating Desire GA manual. So for the SRP nito guys, na meron pa po siyang discount, ang SRP lang naman ito. Take note ha, kung nanonood ka ng vlog mo, vlog ko, malalaman mo yung presyo ng ibang sasakyan. So this is only 5-seater to guys ha, naka-aircon ka dito ha. Well, this is only 609,000 pesos. Again, I will repeat the price, 609,000 or 609,000 pesos. Imagine, may discount pa yan na 10,000 pesos. So, in as low as 599,000, meron kang gandong kagandang kotse. Nako. Yeah, hab ka po, we can offer free naman sa Habka, pero wala pa po siyang kasama. Pero kung gusto niyo po mas mag-look to sporty yan, you can also convert or upgrade your tire into hubcaps or yung gusto niyo or yung mag wheels na gusto ninyong design. But for this one, this is basically the CBU, okay? So this is it guys. Napaka, for me, this is ano, a beneficial selling, okay? So, sulit na sulit siya sa price niya, nakakotche ka na 599 lang yung presyo. Imagine, as if you would still remember, ang ating espresso starts at 620,000. Pero kung bibili ka ng Desire, 599,000, nakakotche ka na, secured ka na, safe ka pa at the same time. At the same time. Ayaw, may kumakaway sa akin. So, at the same time, guys, alam mo sa sarili mo na brand new yung sasakyan mo. So, ano pang hinihintay mo? Tawag na, kinikilig ako dito sa Desire GA. Grabe. Parang, if you are a first-timer or a first
car owner, please do consider this RGA. Madali lang umorder, basta mag-reserve ka lang, guys. Madali lang. Actually, this is indent order. Yung realidad niya, 2 months in the making. Pero pinag-aaralan ng Suzuki Philippines, if maraming order ng white or silver, mag-i-stock na sila here in the Philippines. So, malay mo, pag nag-reserve ka, mayroon na tayong on hand. Like this, hindi na naghintay ng matagal yung kliyente, i-release na siya today. So, yun lang guys. Maraming salamat for staying with me. Please do share this to your friends, family, and for those acquaintances ninyo na naghahanap or nagbabalak bumili ng brand new or even bumili ng second hand. Well, do consider this. Again, yung components ng engine nito, yung power, yung horsepower niya is also the same sa top of the line natin na AGS or Desire AGS, okay? So please do check out my live, my vlogs, and all my videos para ma-check niya rin po yung iba nating promo sa ibang mga units. Yun lamang guys. Once again, this is Daylay Auto Vlogs. Say yung I love you, goodbye, and God bless! Mwah!